Umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 5 AM Daily Devotion. My name is Russel Ocampo. Kung first time nyo po dito sa channel natin, please subscribe. Tap nyo po yung notification bell tsaka yung all. So marami po tayong mga devotions po rito. Marami din po tayong mga discussions. Bisitahin nyo lang po yung channel natin. So yung devotion po natin ay patungkol po kay Joseph of Arimathea. Now, sino ito si Joseph of Arimathea? Siya po yung namatay po ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung lumapit kay Pilato para kunin yung bangkay ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito po si Joseph of Arimathea ay isang kumbaga mayamang membro ng Sanhedrin or ng Supreme Court nung panahon nila. At siya ay nagpagawa na ng sarili niyang hukay, ng sarili niyang libingan. At imbis na siya yung ililibing dito, si Kristo, si Jesus yung inilibing niya doon sa kanyang libingan. Anyway, yung libingan nila at that time malaki naman yun. No? Usually pang pamilya yon. Pero yung point natin ngayong umaga, ang aaralin natin ay substitutionary atonement. Huwag kayo mag-alala doon sa term. Mabigat talaga yung term. Pero yan po, minsan talaga maganda sa mga devotions natin, kumakain tayo ng meat yung talagang magpapalago sa ating pananampalataya, yung doktrinal. Devotion lang. Devotion lang pero doktrinal, no? Malalim yung ating mga devotions. So basahin po natin yung mga talata. Nang magtakip silim, isang mayamang lalaki na taga-Arimathea ang dumating. Siya ay si Jose na isa ring tagasunod ni Jesus. So disciple to ng ating Panginoong Hesukristo. Pumunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At inutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng malinis na telang linen, inilagay niya ito sa bagong libingang hinukay sa gilid ng burol na ipinagawa niya para sa sarili. Pagkatapos, pinagulong niya ang isang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan. At saka siya umalis. Si Maria na taga Magdala at ang isa pang Maria ay naroong nakaupo sa harap ng libingan. So ano po yung teaching natin ngayong umaga? Lahat po tayo, we all dug our own grave. Para po tayong si Joseph of Arimathea na hinukay na natin yung ating sariling libingan. Sinasabi po sa Romans chapter 6 verse 23. Sabi po roon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo ay nagkasala at ang kabayaran po ng kasalanan natin ay kamatayan. Kaya po ang tao namamatay kasi po tayo po ay nagkasala. Now, figuratively speaking, kahit hindi pa tayo bumibili ng lote sa sementeryo, we have already dug our own grave because we sin. Hinukay na po natin yung ating sariling libingan sapagkat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. So that's number one. Number two, yet, it was Jesus who went to the grave. Kaya kung isusuot natin yung sapatos ni Joseph of Arimathea, siya yung nagpagawa ng libingan para sa kanyang sarili, pero yung nalibing doon ay ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ang humukay ng sarili nating libingan, yet, it was Jesus who went to the grave. Yan po ay biyaya ng Panginoong Diyos na iginawad niya po sa atin. Yan pong doktrina na yan ay tinatawag na substitutionary atonement. Ibig sabihin, Jesus is our substitute. Imbis na tayo po yung mailibing doon sa libingan na hinukay natin, ang ating Panginoong Hesukristo po yung nalibing. Imbis na tayo yung mapako sa krus, si Jesus Christ yung napako sa krus. Yan po yung ibig sabihin ng substitution, substitutionary atonement. Now, yung atonement naman po, yan po yung ma-reconcile tayo, magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Kasi po, meron talagang malaking problema ang tao at ang Diyos. At yung problema po na yon, dahil sila'y magkaaway at ang mararanasan ng tao ay kamatayan, puot ng Diyos, galit ng Diyos at kaparusahan ng Diyos, si Jesus Christ yung namagitan. Siya yung naging substitute. At sinabi niya, ako na lang ang sasalo ng kaparusahan. Ako na lang ang sasalo ng sumpa.
siya na lang yung mamamatay doon sa krus, siya na lang yung maililibing bilang kabayaran sa kasalanan ng tao upang ang tao at ang Diyos ay maging isa. Para mas maunawaan natin yung atonement, no? Isipin niyo yung at one. At one. We will become at one with God. No? So, si Jesus Christ yung namagitan, siya yung namatay doon sa krus. Siya yung sumalo ng kaparusahan na dapat igawad sa atin upang tayo ay maging one with God, at one with God. Atonement. Minsan, reconciliation. Magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos. So, yun po yung substitutionary atonement. No? May kailangang mamatay para ma-reconcile yung tao at Diyos. Now, this atonement takes effect in you if you are a disciple of Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin na si Jesus Christ yung substitutionary atonement mo, na si Jesus Christ yung, na-reconcile ka sa Diyos if you're not a disciple. Kagaya po ni Joseph of Arimathea, siya po ay disciple of Jesus. No, tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Yung atonement po na ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus, ito ay may bisa lamang kung ikaw ay na kay Kristo. Ikaw ay disciple ng Panginoong Hesukristo. So, base sa katotohanan ito, ano po yung application natin dito? Number one, believe that we are justified. Napakaganda po ng devotion natin yun, no? Panampalatayahan mo na ikaw ay pinawalang sala. Sa Korte Suprema ng Diyos, tayo ay lahat guilty. Pero nung dumating si Jesus Christ, siya yung substitutionary atonement natin, siya yung substitute natin, sa pamamagitan ng dugo niya, binayaran niya yung ating mga kasalanan at tayo po ay pinawalang sala. Justified. Paano po tayo ma-justified? By faith, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Kaya po kung i-share nyo to, I hope i-share nyo itong mga devotions natin na to, no? Share natin lalo-lalo na sa mga mahal natin sa buhay na hindi naunawaan yung kaligtasan or hindi pa tunay na mananampalataya. Share nyo yung mga devotions natin na ganito kasi yung lalim nito, talagang mauunawaan nila kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. He's our substitute. At tayo mapapawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kung gusto niyo ng assignment, basahin niyo po yung Romans chapter 5 buo. Kasi yung Romans po, ito po ay doctrinal. From beginning to end, puro doktrina to, no? May mga application, practical application lang to sa bandang huli. Pero very doctrinal po. Most doctrinal book or letter in the whole Bible. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid. Kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, no? Sa harapan ng Diyos, ikaw ay isa ng matuwid. Kahit ano pa mang kasalanan na gawa mo, kahit ano pa mang naisip mo, yung karumaldupal na ginawa ng iyong mga kamay, pinagnasa ng iyong puso, lahat ng pinaka, parang pakiramdam mo sobrang guilty ka, tandaan mo, sa harapan ng Diyos, ikaw ay itinuturing na matuwid. Dahil saan? Dahil sa pananampalatayan natin sa ating Panginoong Hesukristo, meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Imbis na puot ng Diyos yung dadanasin mo, ang binigay niya sa iyo, magandang relasyon. Na dati, tumatawag ka na ama ko, ama namin nasa langit ka, di ba? Yun yung normal prayer natin paulit-ulit, ama namin nasa langit ka. Pero dati, nung hindi pa solid yung ating conversion, no, yung ating, kumbaga, relasyon sa Diyos, ang tingin sa atin ng Diyos, kaaway, kahit natawagin natin siyang ama ko. Pero ngayon, dahil nananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo, ang tingin sa atin ng Diyos, kada tumatawag tayo sa Kanya na ama namin, tinatawag niya tayong anak. Yung magandang relasyon sa Diyos, tinatawag tayong anak. Tinuturing tayong matuwid dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At sabi rito, verse 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang Kanyang pag-ibig sa ganitong paraan.
kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, yun yung naghugas sa ating mga kasalanan, naging matuwid at malinis tayo sa harapan ng Diyos. Tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. Isipin niyo po, imbis na parusa ang binigay sa atin, magandang relasyon. At yun po ay dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos. Nakita niyo po ito, verse 10. Dapat to mag-sink in po sa isipan natin eh. Kaaway po tayo ng Diyos dati. Maging kaaway mo na yung kung sino mang tao sa buong mundo, wag lang ang Diyos. Because no one can withstand the wrath of God. Walang makakatagal sa puot ng Diyos. At pasalamat tayo sa Panginoon, hindi na tayo kaaway kundi kaibigan. Sabi po rito, dati kaaway tayo ng Diyos pero ngayon tinanggap niya na tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaibigan ka ng Diyos, kapatid, hindi ka nakaaway. At ngayon meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na iniligtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang iyan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos. Ikaw ba nagagalak ka sa relasyon mo sa Diyos? Or taken for granted na? Parang okay, parang yung nag-asawa kayo bago kayo mag-asawa or bago kayong boyfriend-girlfriend. Sobrang na-enjoy nyo yung isa't isa, pero pagtagal, hindi na. Ganun din sa Diyos, ano? Yung relasyon natin sa Diyos, enjoy na enjoy mo nung una, hot na hot ka, on fire ka. Pero pagtagal-tagal, parang taken for granted na. Sabi ni Apostol Pablo, hindi dapat ganun. Dapat nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos. Ngayon, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Nagkaroon po tayo ng reconciliation, atonement. Naibalik na yung relasyon natin sa Diyos na nawala sa Genesis chapter 1. So, balikan po natin yung application natin. Oh. Believe that we are justified, napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at dun sa ginawa niya doon sa krus. Number 2, stop proving yourself to God. Ito, napakalaga po nito. May mga nagko-comment sa akin, kung nakikinig ka ngayon, oh, sabi niya sa comment section, nangako siya sa Panginoon na maglilingkod siya pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakapaglingkod. Sabi ko, mag-start ka sa ano? Sa ikaw ang pinaglingkuran ng Panginoong Hesukristo. Bago mo isipin yung pag-ibig mo sa Diyos, isipin mo muna inibig ka ng Diyos. Bago mo i-prove yung sarili mo sa Diyos, isipin mo, una mong isipin, i-prove ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa'yo. He demonstrated His love for you. Balikan natin yung mga talata, no? Sa verse 8. Sabi rito, but God demonstrates His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. See, ang Diyos yung nagpatunay ng pag-ibig niya sa atin. Upang tayo, hindi na natin patunayan pa yung pag-ibig natin sa Diyos. Dahil ang pag-ibig natin sa Diyos, kulang. Ang paglilingkod natin sa Diyos, kulang. Si Kristo lang ang naglingkod ng sapat. Si Kristo lang ang umibig ng sapat. At si Kristo lang ang namuhay ng matuwid na naging karapat-dapat sa Diyos. At siya ay namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay upang tayo na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo ay maituring na matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So, stop proving yourself to God. Wala, there's nothing to prove eh. Jesus has proven it. Si Jesus Christ na yung namuhay ng matuwid on your behalf. At kung sasabihin mo sa Diyos na, Lord, hindi po ako karapat-dapat sa inyo. That's good. Yun yung honesty. You don't have to prove yourself. Kailangan mo lang aminin, Lord, hindi po ako karapat-dapat sa inyo. Pero salamat. Kasi sinugo niyo si Jesus Christ. Siya yung naging substitute ko. Siya yung namuhay ng matuwid at karapat-dapat sa inyo. At ako po ay kaisa ni Kristo. At kung paanong namuhay ng matuwid ang Panginoong Hesukristo, ganun niya din ako tinitingnan. So, stop proving yourself to God. Isipin mo yung ginawa ng Panginoong Kristo. He's our substitute. Pangatlo, don't take your relationship with God for granted.
huwag mong isipin na yung relasyon mo dahil alam niyo po pag tumatagal yung relationship parang tinatabangan na tayo eh. Nagiging matabang na. Parang again sa buhay ng mag-asawa, sa buhay ng girlfriend boyfriend, parang nasanay na tayo, kinagawin na, over familiar na tayo. Sa Diyos po hindi dapat ganun, no. Let's not take a relationship with God for granted. Bakit? Kasi binili yun ng ating Panginoong Hesukristo ng sarili niyang dugo. Jesus didn't take it for granted. He paid it with His own blood. Dugo po ang pinambayad ng Panginoong Hesukristo upang tayo ay magkaroon, according to Romans chapter 5, magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Meron na po tayong magandang relasyon sa Diyos. Don't take it for granted. Pinagpaguran po yun ng ating Panginoong Hesukristo. Enjoyin po natin yung relationship natin sa Diyos. That leads us to number 4. Live a life of worship and thanksgiving. Ako po, hindi natatapos yung pagpapasalamat ko sa Panginoon. Every time I look at this passage, every time I think of the substitutionary work of the Lord Jesus Christ, talagang dapat ito nagdudulot ng papurit pa sa salamat ng pangwalang hanggan. Even for eternity, pag nandun na tayo sa perfect world, habang buhay, pangwalang hanggan ipagpapasalamat natin itong ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. So live a life of worship and thanksgiving. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos dahil kung hindi niya ginawa ito, hindi siya namatay doon sa krus, hindi siya nalibing, hindi siya muling nabuhay, wala po tayong kapag-apag-asa. Hopeless po tayo. We're in despair. So live a life of worship and thanksgiving. Umaga pa lang, sumasamba ka na sa Panginoon, nagpapasalamat ka na sa Panginoon dahil He is our substitutionary atonement. Kaya sa discussion natin, how can the doctrine of substitutionary atonement change your life? Paano ito dapat mabago yung buhay mo? Again, nagbigay na tayo ng mga hint dito, no? Stop proving yourself. Don't take your relationship with God for granted. Live a life of worship. Believe that we are justified. Matuwid ka na sa harapan ng Diyos. So, ano pa yung nasa isip mo, no? Ano yung i-discuss po natin yan? Maraming lalabas dyan, no? How can the doctrine of substitutionary atonement change your life? Para po sa ating panalangin, Lord, thank you for being our substitute. You live a holy life. Again, stop proving yourself. Si Jesus na yung naging karapat-dapat sa Diyos. At kailangan nating aminin na lang sa ating sarili, Lord, hindi kami karapat-dapat sa inyong harapan. Biyaya nyo lamang, no? Sa biyaya nyo lamang kami nabubuhay. So, Lord Jesus, you live a holy life. You died on the cross and rose from the grave. Yes, we dug our own grave. Totoo po yan. Hinukay na natin yung sarili natin libingan, but Jesus went to the grave. It was Jesus who went there. Siya yung nandoon nalibing, but He rose from the grave. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya nanatiling nandun sa libingan. Iminulat niya yung kanyang mga mata at siya'y muling nabuhay. Upang tayo nananampalataya sa kanya ay magkaroon din ng bagong buhay. Kaya kapatid, enjoy po natin yung bagong buhay natin sa Panginoon. At wag na po tayong tumalikod pa sa Diyos sa halip tayo magpatuloy sa ating Panginoong Hesukristo. There's no other way to live our lives except to live for God. Remember, Jesus rose from the grave so that we can have the newness of life. So ito po yung ipanalangin natin, no? Yung taos sa puso nating pagpapasalamat at pupupuri sa Diyos. Dahil para po tayong sila, si Joseph of Arimathea, we dug our own grave, but it was Jesus who went there. At siya po yung namuhay maguli upang tayo magkaroon ng bagong buhay. Para po sa comment section, kung may natutunan po kayo dito sa story ni Joseph of Arimathea, yung substitutionary atonement, very subtle lang nandito sa mga talata. Kung may natutunan po kayo, let us know in the comment section below and please share this video to your family and friends. Yun lamang po at pagpapalain po kayo ng Panginoon, magkita-kita tayo muli bukas ng umaga dito sa ating 5 a.m. daily devotion. See you po.